May racial discrimination ba dito sa South Korea? Naka-experience na ba ako ng discrimination? Bakit nagdi-discriminate ang mga Filipinos dito sa South Korea? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and this is a sit-down vlog. Finally, masasagot ko na ang tanong ng Tunerizens. So, magbe-base na lang ako sa personal experience ko, sa experience ng mga kaibigan at kakilala ko, sa mga sinasabi ng Korean friends ko, and sa sinasabi din ng Korean husband ko. Kung may mga negative comments kayo, I respect that. Pero please respect nyo din kung ano yung opinion ko and yung isi-share ko sa video na to. Peace lang tayo, walang... We don't need to argue, we don't need to fight. Okay ba yon? Sabi nyo, okay. Open kayong mag-comment and sabihin yung gusto nyong sabihin. Pero wag lang kayong gumamit ng any negative or bad words. Okay ba? Sumasagot lang naman ako sa tanong ng mga Tunerizens. So, siguro, magbibigay na lang ako ng 5 reasons why Koreans discriminate Filipinos. First reason is because of the skin color. So, since ang color ng Filipinos ay may pagka-brown, tapos sila ay medyo... Hindi naman sila maputi, actually, hindi sila fair skin, yellow skin sila. Sabi naman to ni Alex talaga, yellow sila, hindi sila white. Pero syempre, mas lighter yung skin color nila kaysa sa skin color nating mga Filipinos. But not all Koreans hate yung skin color ng mga Filipinos kasi may mga Koreans na nagpapatan talaga and naiinggit sa kulay ng mga Pilipino. And, eto rin ha, hindi lahat ng Koreans mapusyaw ang kulay. May mga pure Koreans na kakulay natin. Yes. Hindi lahat ng Koreans ay mapusyaw. Mapusyaw talaga tawag ko sa kanila kasi hindi naman sila puti. Okay, so yun yung first reason. Next, second reason bakit tayo dinidiscriminate ng mga Koreans is because of the job that Filipinos do here in South Korea. Kasi usually, ang mga Pinoy ay nagtatrabaho sa factories dito sa South Korea. And ang superior nila ay mga Koreans. So, ang mga Pinoy ang may 4D jobs dito sa South Korea na ayaw gawin ng mga Koreans. Dahil boss ang mga Koreans, feeling nila superior sila. Feeling nila mas mataas sila. Kasi nga, workers ang mga Pinoy under nila. Pero alam nyo ba na may mga Korean companies na prefer na i-hire ang mga Pinoy dahil sa sobrang galing and sipag sa trabaho. So mas prefer nilang mag-hire ng mga kababayan natin kesa sa ibang lahi. Kasi hindi lang naman Filipinos ang mga nagtatrabaho dito sa South Korea sa mga factories. May mga ibang lahi. Pero mostly ng mga Korean factories nag-hire ng mga Pinoy. Kasi ibang klase magtrabaho talaga ang mga kababayan natin. So, saludo naman ako sa mga kababayan nating factory workers dito sa South Korea. Kasi may mga Korean superiors na hindi nilulook down ang mga Pinoy, kundi tina-thumbs up talaga nila kasi il-chare. Ibig sabihin, magaling sa trabaho. Noon. Number 3. Ito naman ay sa mga Pinay wives na may asawang Korean. Yung age gap between the Korean and the Pinay wife. Kasi mostly ng mga nag-asawang Pinay ng Korean, grabe talaga yung laki ng age gap. So, merong 10 years, 20 years, may kakilala ko, 30 years ang age gap nilang mag-asawa. So, syempre, sa sobrang laki ng age gap, yung mga Koreans, may ano na yan, prejudice na. It's either pinirahan ng Koreano, ganyan, and ginamit ang Koreano. Tapos, meron pa niyan nabili lang ng asawang Koreano, kaya nagpakasal. May mga ganun silang iniisip sa mga Pinay na nakapag-asawa ng Korean, tapos ang laki ng age gap. Pero syempre,
hindi naman lahat ng Koreans ganun yung thinking sa mga Pinay. Kasi may mga Pinay-Korean couples na kahit malaki yung age gap, successful yung marriage and maganda yung family. Mag-share lang pala ako ng personal experience ko. Since si Alex palaging busy sa trabaho niya, ang nakakasama ko before magpa-check up, mag-grocery, si Abo G. Kasi si Omoni, may sarili siyang shop na kailangan niyang bantayan. Si Abo G ay farmer, so after ng trabaho niya sa farm, may time na siya nasamahan ako. So meron akong kaklase sa center, nakita kami ni Abo G sa E-Mart, and tinatanong kung asawa ko si Abo G. Yung kaklase ko na yun ay Cambodian and ang asawa niya ay sobrang tanda sa kanya. So, iniisip niya, ang asawa ko din ay matanda din. Siniko niya ako, sabi niya, asawa mo? Sabi ko, hindi. Sabi ko, father-in-law ko. Sabi niya, oh, akala ko asawa mo, may edad na din, ganyan. So, alam niyo ba? After that, ayoko nang kasama si Abo G na kaming dalawa na. So, sinabi ko sa asawa ko, ayoko na. Ayoko nang makasama si Abo G lang. Kasi nga, napagkahamalan na asawa ko yung father-in-law ko. Kasi common siya dito sa South Korea. Lalo na yung mga naunang mga Pinay na nag-asawa, as in yung mga veteranang Pinay. Sobrang laki talaga ng agwat ng edad nilang mag-asawa. So, ganun. Anyway, na-share ko lang. Pang-fourth is the negative and worst experience of Koreans who traveled in the Philippines. So, may mga kakilala ako na all praises sa Filipinos kasi very accommodating, very nice, marunong mag-English, tapos very hospitable, ganyan. Pero, may mga Koreans din na walang magandang sinasabi tungkol sa mga Pinoy and sa experience nila sa Philippines. Nandyan kasi yung ugali natin na kapag may nag-visit na foreigner, nanlalamang tayo and nangluloko tayo to earn some money from the foreigners, diba? Yun. That is one of the reasons why they look down on Filipinos. I don't wanna explain further kasi kababayan natin. Pinoy pa rin ako kahit papano. And ayoko naman talaga na siraan ng mga Filipinos. Kasi Pinoy ako eh. And hindi naman lahat ng Pilipino ay mapanlamang. Hindi rin naman lahat ng Pilipino masama ang ugali. Pero may mga Pilipino talaga na para lang kumita ng pera, okay lang naman, loko, manlamang. Yun. Yun lang. Hindi ko naman nilalahat, ha? Sorry naman to netizens. Medyo gusto ko talagang maging careful eh, kasi ang pinag-uusapan ay mga kababayan din natin. And syempre, I have to stay in between kasi nga Pinoy ako and may Korean family ako. So yun. Wala akong kinakampihan, ha? Sa gitna lang si PMSK. May respeto ako sa mga Koreans and may respeto ako sa mga Pilipino. So, okay na yung pang-fourth. Wala na akong sasabihin iba. Fifth reason why Koreans look down on Filipinos is because of the image of the Philippines being shown in the public or sa news. Yun. So, hindi naman lahat ng Koreans nakarating na ng Philippines. So, may mga Koreans na nagbe-base din sila depende sa napapanood nila sa news. Nakikita nila sa social media. Mag-share lang ako ng kwentuhan namin ng mga Korean friends ko. Before, nung si Duterte yung president, ang negative talaga ng image na pinapakita sa balita na nakakarating dito sa Korea. Sabi nila, si President Duterte daw ay pumapatay ng mga tao. Basta pag against daw sa kanya, binabaril na lang and mamamatay na lang pag against kay Duterte. So, nung sinabi yun sa akin talaga ng mga Korean friends ko, sabi ko, hindi naman totoo yan. Hindi naman siya basta-basta papatay na lang kasi hindi kanya nagustuhan, ganyan.
Tapos, meron pa silang napanood sa news na pag kinidnap ka, wala nang chance na makabalik ka sa family mo. Yung mga ganung ano, yung mga ganung news na pinapakita. So, ang mga Koreans, takot na magpunta sa Pilipinas. And ayaw na nilang magpunta sa Pilipinas kasi they don't feel safe. Mayroon pang pinapakitang documentary na sobrang hirap na hirap na hirap yung mga Filipino sa pagtatrabaho, tas katiting lang yung kinikita nila. Ang mga Koreans before, ang taas ng tingin sa mga sa Pilipinas. Kasi, sabi, long time ago, mas developed and mas mayaman ang Pilipinas compared sa Korea. That was before, ha? Pero syempre ngayon, mas angat na ang Korea kaysa sa Philippines. So, yun yung ano, yun yung naisip ko na reasons why Koreans look down on Filipinos. Sa mga kababayan ko na nandito sa Korea and may naisip pa kayong reason kung bakit ilulook down tayo ng mga Koreans, pwede nyong i-comment yan and didagdag nyo. So, yun lang yung kaya kong i-share sa vlog na to. And please, I respect your opinion. You respect mine. So, lahat talaga ng sinabi ko is based lang din sa personal experience ko and sa experience ng mga Koreans na kakilala ko. So, and mga kaibigan ko din na nandito sa South Korea. May good and bad side ang bawat bansa. Korea man yan or Philippines. So, let's all be reminded na hindi porket ang isang Korean nilockdown niya ang Pinoy, lahat na sila nilockdown tayo. Hindi ganun yun. Okay ba yun? Let's spread love. Peace na to our joke lang. Hindi nga, seryoso to netizens. To tell you honestly, ayoko magtakal ng mga ganitong issues kasi Pinoy pa rin ako and may Korean family ako. I always have to stay in between. Wala ako dapat kampihan, Korea or Philippines, Korean or Pinoy. Kasi ako ay isang Pinoy na nakatira sa Korea at ako ay isang Pinay na may pamilyang Korean. So yan. Anyway, yun lang. Next time, mag-share naman ako ng reasons why Koreans love Philippines or love Filipinos. Oh, diba? Para may pambawi tayo. So, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Sana may natutunan kayo and may na-realize din kayo sa vlog na to. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Since I've been vlogging... Puro V kasi! Cut!